Unit 2. Ang ating aralin ngayon ay magkatumbas na pamilang na pangungusap sa pagdaragdag at pagbabawas. Suliranin isa. Inutusan ng nanay si Lina at Lena na pumitas ng bulaklak sa hardin para sa kanilang dalawang plorera. Pumitas si Lina ng 3 at 4 pang rosas. Pumitas naman si Nena ng 2 rosas at 5 pang rosas. Ilan lahat ang pinitas na rosas ng 2 bata? Narito ang rosas na pinitas ni Lina. 3 rosas at 4 na rosas. Ilan lahat? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lahat ang kaniyang napitas na rosas. Kung kaya, ang 3 plus 4 ay equals 7. Kaya, 7 rosas ang pinitas ni Lina. Tingnan naman natin ang pinitas ni Nena. 2 rosas at 5 rosas. Ilan lahat? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rosas din ang napitas ni Nena. Kaya 2 plus 5 equals 7. Kaya 7 rosas lahat ang pinitas ni Nena. Sapagkat ang 3 plus 4 equals 7 at 2 plus 5 equals 7, masasabi natin na ang pamilang na pangungusap na 3 plus 4 at ang pamilang na pangungusap na 2 plus 5 ay magkapareho ang sagot. Kaya, isinusulat natin ito ng 3 plus 4 equals 2 plus 5. Ang pamilang na pangungusap na 3 plus 4 at 2 plus 5 ay magkatumbas na pamilang pangungusap. Sa ating suliran ni 2, naghanda ng sandwiches sina Gina at Elsa para sa kanilang kamag-aral na pupunta sa bahay nila. Naghanda si Gina ng 8 sandwiches. 9 na sandwiches naman ang inihanda ni Elsa. Subalit, hindi lahat ng kaklase nila ay dumating. Binigyan ni Gina ng tig-isang sandwich ang 4 niyang kaklase. Binigyan rin ni Aisa ng tig-isa ang kaklase niyang 5. Ilang sandwiches ang natira sa bawat isa? Tingnan natin ang inihanda ni Gina na sandwiches. Naghanda siya ng 8 sandwiches. 4 ang kanyang ipinamigay, kaya may natira siyang ilang sandwiches? Tama, 4 ang natira. Narito naman ang kay Aisa. Naghanda siya ng 9 na sandwiches. 5 ang kanyang ipinamigay, kaya minus 5 equals ilan ang natira? Tama, 4. 4 na sandwiches ang natira kay Aisa. Kaya, 4 na sandwiches ang natira kay Gina at 4 din ang natira kay Aisa. Sapagkat ang 8 minus 4 equals 4 at ang 9 minus 5 equals 4, masasabi natin na ang pamilang na pangungusap na 8 minus 4 at pamilang na pangungusap na 9 minus 5 ay magkapareho ang sagot. Kaya, isinusulat natin ito ng 8 minus 4 equals 9 minus 5. Ang pamilang na pangungusap na 8 minus 4 at 9 minus 5 ay magkatumbas na pamilang na pangungusap. Tandaan, ang magkatumbas na pamilang na pangungusap ay pamilang na pangungusap na magkapareho ang halaga o dami. Pagsasanay isa, kulayan ang 2 mangga na magkapareho ang sagot. 3 plus 2, 4 plus 3, 5 plus 2, 4 plus 2. Aliin ang magkaparehas ng sagot. Kulayan natin. 3 plus 6, 7 plus 3, 2 plus 8, 6 plus 2. Aliin ang 2 mangga na magkaparehas ang sagot. 2 plus 10,
plus 5, 7 plus 5, 3 plus 8. Alin ang magkaparehas ang sagot? Kulayan natin. 9 minus 5, 7 minus 5, 8 minus 2, 10 minus 4. Alin ang magkaparehas ang sagot? Kulayan natin. 8 minus 6, 5 minus 3, 10 minus 2, 4 minus 3. Alin ang magkaparehas ang sagot? 10 minus 6, 6 minus 4, 8 minus 2, 12 minus 8. Alin ang magkaparehas ang sagot? Pagsasanay dalawa. Tulungan ang bawat aso na makita ang buto. Gamit ang linya, iugnay ang pamilang na pangungusap sa hanay A sa katumbas na pangungusap sa hanay B. Una, 8 plus 2. Alin ang katumbas na pamilang na pangungusap nito sa hanay B? Kalawa, 3 plus 6. Alin kaya dito ang katumbas na pamilang na pangungusap nito sa hanay B? 9 minus 2. Alin kaya rito ang katumbas na pamilang na pangungusap nito sa hanay B? 8 minus 5. Hanapin natin ang katumbas na pamilang nito. 3 plus 5. Alin kaya rito ang katumbas na pamilang na pangungusap? At 9 minus 3. Hanapin natin ang katumbas na pamilang na pangungusap. Para sa inyong gawaing bahay, isulat ang nawawalang bilang upang magkaroon ng magkatumbas na pamilang na pangungusap. Salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam! The borrowed materials like songs, stories, poems, photos, brand names, trademarks, videos, and others used in this material for educational purposes are owned by their respective copyright holders. Credit goes to their original owners. The author does not represent nor claim any ownership over them.